Good evening, everyone. So today, I'm going to start a new segment, which is Foodie Friendly. So ngayon, mag-vlog ako about sa food. And ngayon, kakain tayo dito sa hindi yung Rusko, ha. Ito isang nakikita nyo na Rob's Country Grill. So later, papakita ko sa inyo yung mga order namin and kung ano yung masasabi ko po and kung ano yung rating ko dun sa food. Okay? Ayan yung Rob's Country Grill na kakain na natin. And ayan siya, doon papasok. So, maghahantay na ako ng parking. And papasok na rin din. So, nandito na kami sa loob. And ayan. Then, ang setup niya is, ayan, meron siyang wine, ketchup, pepper, ano ba ito? Salt. Ayan. And then, o-order na ako ngayon. Ito yung menu nila. And maghahanap tayo ng orderin. So guys, ayan, nandito na ako sa bahay and about to sleep na. And para dun sa rating, actually, hindi ko kasi natikman lahat yung pinakita ko sa inyo. Kagaya nung strawberry, tsaka yung cucumber na inumin. May halong alcohol kasi yun eh. So, hindi ako uminom nun. Ang ininom ko lang talaga ay tubig. Ayun, tubig lang. So, hindi ko siya marirate. And then, dun sa seafood pasta na in-order namin, hindi rin ako tumikim kasi hindi ako mahilig sa seafood. Or, nung kumain kami kanina, hindi ko lang siya masyadong feel. So, para naman dun sa platter na in-order namin, technically, hindi lahat nung nandun sa platter kinain ko. Ang kinain ko lang is yung mozzarella na cheese. So, ngayon, medyo magulo siguro yung pag-rate ko. Sorry, pero ang i-rate ko na lang is yung kinain ko lang talaga. Yung in-order ko lang. Ang in-order ko kasi is yung kebab, yung pork kebab. So, i-rate ko yung pork kebab para dun sa pina pagkain. 3. Kasi, though favorite ko siya, kaya lang, paano ba? Kasi nung binigay siya sa akin, alam niyo yung pag tinusok niyo, may parang hindi pa siya lutong-luto. Eh, pero luto na daw yun. Pero kasi pinabalik ko pa, pinaweldan ko pa. Tapos nung binalik na sa akin na weldan na, pag tusok ko pang ganun, meron pa rin, parang red-red. Eh, hindi talaga ako kasi mahilig dun sa mga may mga red-red pa akong nakikita. So, ayun. So, para sa pagkain, 3. Masarap naman siya, lalo na yung parang pinaka sauce na ginamit sa kanya or kung ano yun, masarap. Promise, masarap. So, 3. Tapos, sa pagkain, and then, para dun sa place,
Masasabi ko 4. Okay naman siya. So kung meron kasi silang aircon na part, meron ding hindi. So para dun sa mga smokers and dun sa non-smokers, meron din. So 4 siya para sa akin. And then para dun sa presyo, siguro 2. 2 kasi medyo may kamahalan para sa akin. So overall, para dun sa lahat-lahat ng mga kinain namin and all, so yung overall rating ko, para sa pagkain, 3. Para dun sa place, 4. And then, para dun sa presyo, 2. So, yun. Siguro kung mas naging mura lang ng konti. Kasi medyo may kamahalan din talaga. Para sa akin ha. Para sa akin lang naman to. Medyo mahal yung presyo nila para dun sa food na in-order ko. So, yun. Yun lang po yung honest ko na masasabi para dun sa mga in-order ko dun sa food kanina. So, that's it for tonight. Thank you for watching. Bye!